So, what's up mga kawatats? Welcome back to our YouTube channel dito sa Cosme Otats TV. At ngayon, ang i-video tutorial natin ngayon ay ang black and gray mixing tsaka ang tamang paghagod ng black and gray wash sa balat. So, tara! So, ayun mga ka-otats, maganda lang kayo ng apat na inkaps na medium. Sundan nyo lang yung mga count ng drops na nakalagay sa ating video. So, pagkatapos nating lagyan ng inks ang ating mga ink cups, papunain ngayon natin to ng distilled water. So, ito, let's start the ball game. Simulan na natin. So, siyempre, mamaya, maituturo ko sa inyo yung tamang pag-shade. Pero ngayon, tapusin muna natin yung lining natin. Para, ayan, panoorin nyo lang para makita nyo rin kung paano yung mga technique ng paglilinya. So, mamaya, sa shading tutorial natin, tuturo ko dito kung paano yung mixing ng yung mag-mix kayo na sa balat na ng dark to light colors. From dark na gray wash nyo hanggang sa light na gray wash nyo. Sama-samahin nyo sila para makagawa kayo ng dark to light na gray wash. Sa mga ka-otats, huwag nyo lang i-skip, panoorin yung mabuti para matutunan nyo rin yung tamang paglilinya, kasi importante rin talaga sa tattoo yung malinis yung linya nyo, kasi isa din yan sa napapansin sa magagandang tattoo, yung straight na lines, yung hindi siya curvy, hindi siya baliku-baliku yung linya. Kaya kailangan matutunan nyo rin itong paglilines ng malinis. So, happy watching mga ka-otats. Pag magla-lines kayo, ano, laging 45 degrees yung ano ng needle para maganda ipasok ng linya nyo ng ink sa balat. Naka 45 degrees yung needle. Huwag yung nakadiretso. Kasi manipis yun pag nakadiretso yung pinaka-needle nyo. So dito, i-advise ko rin sa inyo na mag-ingat kayo sa pagpunas, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, kasi malilito kayo pag naburahan kayo ng stencil, mahihirapan na kayong tapusin yung pyesa nyo. Pero kung sanay naman kayo na mag-freehand, okay lang, para okay lang na hindi kayo mag-ano sa punas, kasi kaya yung tapusin ng kahit wala na yung stencil niya. Pero sa iba kasi, sa mga baguhan, nahihirapan sila pag naburahan na sila ng stencil. Lalo na kung hindi Gecko Pro stencil yung gamit nyo. Kung ginawa kong stencil solution, kailangan bumili na rin kayo. So, ilalagay ko sa dito sa video mamaya yung ginawa kong stencil solution na Gecko Pro stencils. So, ito nga pala yung aking ginawang Gecko Pro stencil, makikita nyo dito sa video. Ayan, sa right side ng ating video.
So, ito kasing ating Gecko Pro Stencil, marami ng magandang feedback galing sa mga professional tattoo artist tsaka sa ating mga distributor sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Meron akong ginawang vlog na doon sa mga mga legit distributors ng tattoo supplies dito sa Pilipinas. Nandun lahat ng mga legit distributors ng Gecko Pro Stencils. Hanap na lang kayo doon kung saan mas malapit yung sa inyo, sa area nyo. Baka meron silang Gecko Pro Stencils na binibenta. So, ayun na nga mga ka-otats, patapos na tayo sa ating lining. Ang sasuggest ko na needle na gamitin nyo sa shader mamaya, puro round magnum. Huwag kayong gagamit ng flat na magnum kasi hindi bagay sa tone blending ng gray wash yung mga flat na needle kasi hindi siya soft. Pag gumamit kayo ng magnum na flat, matigas yung pasok ng kulay. Hindi katulad sa magnum na round magnum, soft yung pag nag-shade kayo, palabo yung kulay niya pag yun ang ginamit nyo, round magnum. So ang gagamitin natin dito ngayon ay round magnum na 15 round magnum. So ayun mga ka-otats, dito shading na tayo, no. Ang gamit ko dito yung pinaka dark na gray wash na tinimpla natin. Ayun, magsisimula kayo sa dark, pero huwag niyo masyadong i-advance yung pagka-dark niya para madaling mag-adjust sa kulay. So, yun mga ka-otats, ha. Dahan-dahan lang sa pag-shade. Dapat pagka nag-shade ka dito sa gray wash, kailangan small circles pa rin, tapos paangat yung dulo para maging light yung pinakadulo niya. Hindi magpantay yung pinaka ginagawa nating wash. Basta unahin nyo lang yung pinaka-dark, tapos mamaya na kayo mag-wash ng light wash para madaling mag-adjust. Basta huwag nyo lang idadark ng todo. Kung nakukulangan kayo mamaya, bawa, ginamit nyo na yung light wash at nakulangan pa rin kayo, tsaka na lang kayo magdagdag. Lalaruin nyo lang dito yung sa una, yung dark wash, tsaka yung medium na wash, para hindi umitim ng masyado. Laruin nyo lang sila. Bawa, dark muna, susunod mo, medium wash, susunod light wash. Basta smooth lang yung hagod nyo, huwag yung masyadong mabilis. Kailangan pabilig-bilog lang yung pagka-shade nyo para pantay yung maging kalabasan ng wash nyo. Hindi yung may makapal, hindi yung may manipis.
So ayun mga ka-otats, dito sa part na to gagawa na tayo ngayon ng ano, ang gagawin natin dito ngayon yung soft wash naman. Ang gagawin natin, light wash. Yan. Manipis siya pero pumapasok yan. Akala nyo lang siguro walang ink na pumapasok pero pag nag-heal yan, yan yung pinaka-light na nakikita natin sa mga gray wash na tattoo. Yung pinaka-light na sobrang nipis. Kaya yan muna yung gagamitin natin sa mukha. Kasi dito sa part na to, kailangan maninipis lang yung wash natin dito. Magdadagdag na lang tayo kung sakasakaling kulang. Kasi mas madaling mag-adjust pag hindi pa sobra yung pagka-dark. Pero pag sumobra na sa dark kasi, pag sumobra na siya sa dark, mahirap nang habulin. Kaya kailangan wash lang muna tayo dito sa part na to, sa bandang mukha na to. So ito, dito sa may bandang bandang part ng mata, kailangan dito dark na. Da-dark natin to kasi dark naman talaga yung sa loob ng mata niya. Diba sa lahat ng skull, talagang mga dark yung loob. Tapos dito sa bandang ulo naman, ang gagawin naman natin dito ila-light wash din natin to para gumanda yung tone niya from dark to light wash. Ayan, ganyan lang mga kapanghagod. Diba parang walang pumapasok? Pero meron yan. Ulit-ulitan nyo lang hanggang sa dumark siya. Pero dahan-dahan sa pagbaon para hindi siya mabugbog. Kailangan yung sakto lang yung baon niya. Diba mga kalahati ng piso, ganun lang siya kalipis ang baon muna. Madali na kasing mag-adjust yan pag inulit-ulitan mo. Kaysa naman sa mabugbog kagad, hindi mo na pwedeng balik-balikan. Kasi napunit na yung balat niya. Pag nabugbog na yung balat. Dito mag-ano naman tayo, light wash naman ulit tayo dito. Magtutuwin natin yung pagka-light wash nya. Yan, ganyan lang mga daan-daan lang sa paghagod. Pagka manipis, patungan nyo lang ulit para dumark siya. Huwag kayo kagad gagamit ng dark kasi magmumukhang ano yan, magmumukhang masyadong maitim na yung loob. Oh, ayun mga ka-otats, sundan nyo lang yung mga sinabi ko sa inyo na tamang paghago dito sana ma-i-apply nyo rin sa inyong mga gagawing tattoo. At mag-comment kayo kung sakasakaling
natulungan kayo ng video na to para ma-replyan ko din kayo. So paano mga ka-otats, tatapusin ko muna to. Enjoy watching lang kayo mga ka-otats. Saka pag nag-comment kayo, magtanong-tanong lang kayo para sakaling masagot natin yung mga katanungan nyo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga ka-otats. So dito mga ka-otats, mag-highlights na tayo. Malaking tulong to sa mga black and gray works kasi mas lalong umaangat yung kulay ng pagka-black and gray nya pag may mga highlights kayong ilalagay. So what's up mga ka-otats, ayun at natapos na naman tayo sa ating isa na namang tattoo tutorial. Sana ay marami kayong napulot na aral at napulot na mga technique sa pag-gray wash at sa pag-tone blending ng ating gray wash at tamang tone blending ng ating ginawang mix ng ating black and gray. So ayun mga ka-otats, shout out ko naman tong mga tao na to para sa ating vlog. So let's go. So ayun mga ka-otats, shout out kila Kebs Kael Palacio, Jomer Bigno, Joshua Polore, Julius Bailon, Ryan Azucena, Chris Dolz, Ryan Robles, Teddy Karunungan,
special mention sa mga artist na mga lasinggero dyan. Sila Jap Salinas, Raybert Samson, Jason Bonde, Jason Epilad, Mark Vitalak, saka Chris Calvo. So ayun mga kaotas, kita kita susunod na ating vlog. So, ciao!